So yun po yung napaka ganda sa buhay nating mga mananampalataya ngayon. Ang kalayaan ay ating nakakamit araw-araw ng ating buhay. Huwag niyo pong kalilimutan, ito na nga talaga yung paraan ng ating pakikipagdigma. No? Tagumpay na, inilalaban na lamang natin yung ating pananampalataya dun sa mga tagumpay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ito naman ay malinaw na binanggit ni Apostol Pablo. Sa 2 Corinthians, muli ko po itong babasahin. Kapitulo 10, from verse 3, sabi ni Paul, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban. So makita niyo yung sinasabi niya, pakikipaglaban. Ayon sa pamamaraan ng mundong ito, ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo or carnal or natural o yung way ng mundong ito. And during that time, pag po binabanggit yung salitang mundo, it is not cosmos, kundi po yung mundo ng kautusan. Yun po yung talagang original na meaning niyan, hindi sa sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. So stronghold. Yung daw kapangyarihan ng Diyos, wala pong iba yan yung sinasabi ng Romans chapter 1, verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Good news. Good news, ano po yung ebanghelyo, yung malimit kong banggitin? Paulit-ulit yung sinasabi po ito para talagang maunawaan ng bawat isa, lalo na doon sa mga viewers natin. Ang gospel po o ang ebanghelyo o yung good news ay the person of Jesus Christ, ang pagkatao, dahil naging tao si Jesus, ang pagkatao ng Panginoong Hesukristo plus His redemptive works. Si Jesus kasama yung tinapos na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yun po yung suma total ng ebanghelyo. Yun po rin yung kapangyarihan. Yung sinasabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. At yung word na kaligtasan po doon ay, sa Greek word ay sozo, sa bawat aspeto, hindi lamang po sa ating kaluluwa, hindi lamang po sa ating espiritu, maging sa ating physical, sa ating kabuuan ng ating katauhan ay sinasakop yung kaligtasan na ma-enjoy natin. Na ito yung sinasabi ni Paul dito sa verse 4, na ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Pag binasa mo sa English kasi yung sandatang makamundo is carnal. So yung carnal po is yung paraan ng mundong ito. Kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos na makapagbabagsak ng mga kuta. So ang ebanghelyo po, si Jesus at yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tandaan natin, ito yung nagbibigay po sa atin ng tagumpay dahil pinabagsak na nito ang stronghold ng kaaway. Yan. Yung mga maling kaisipan, yung mga karunungan, kaalaman na against sa paraan o sa ebanghelyo ng Panginoon. Yun bang, kasi pagka po against sa ginawa ni Kristo, na yun ang ibinigay o ipinrovide ng Diyos sa atin para tayo ay magtagumpay. Pero kung ang isang tao ay humuhugot ng ibang paraan laban at hindi ang ginawa ni Kristo, yun po yung antikristo. Yun po yung self-effort kaysa doon sa pamamaraan ng Espiritu na ating pinag-aaralan na kalayaan. Kaya winasak na
na anuman ang lakas o stronghold ng kaaway ay ginigiba ng ebanghelyo. Kaya napakahalaga po ng renewal of the mind. Dahil ang tinutukoy po talaga na sabi doon sa verse 5, ginagapi namin, sabi ni Paul, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. So alam naman natin yung ibig sabihin nung ano ba yung kaalaman ng Diyos na ipinagkaloob na sa atin. Wala pong iba kung hindi si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na dapat nating yakapin. Ngayon, yung mga lahat ng kumokontra sa ebanghelyo, yan yung pagmamataas. Yun yung pagmamataas. Halimbawa, kung ikaw ay isang tao na, nasa tao yan, kung gusto niya magbago, makakapagbago ang tao. Maring tama. Pero, sabi ng Bible, mayroong daan na tila matuwid, pero ang dulo noon ay kapahamakan or distraction. Ibig sabihin, nagmamataas siya dahil ayaw niyang tanggapin ang kaalaman o paraan na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Iisa lang naman ang tagumpay, yung ebanghelyo. Iisa lang ang kapangyarihan para ma-overcome ang lahat ng negatibo o gawa ng kaaway. At yun ay walang iba kung hindi ang magtiwala tayo sa ibinigay na ipinrovide ng Ama sa atin na walang iba kung hindi yung kanyang anak. Ang linaw, hindi po ba? Malinaw. So, hindi naman mahirap ang ebanghelyo. Hindi naman mahirap yung ipinagagawa at ipinatatanggap ng Diyos sa atin. Ang isang kalaban nga lamang nito is yung pride ng tao. Yung sariling katwiran, yung sariling pamamaraan ng tao. Yun yung nagmamataas. Ano man ang bagay na ayaw magpasakop. Kaya sabi doon sa verse 5, ulitin ko, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Di ba? At binibihag namin ang lahat ng isipan. Ito yung pinakamaganda. Ang talagang unang dapat na magapi o mabihag ay ang isipan ng tao ay magpasakop. Sabi doon, binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod sa ginawang pagsunod o tagumpay na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Doon tayo binibihag. Kaya nga sabi ko, ang tanong ko, tanungin niyo sarili natin, pag tinanong natin ang sarili natin, ako ba'y talagang nabihag ng ginawang pagsunod ni Kristo? Di ba? Yun yung isang malaking katanungan. Alam niyo, napakalaki ng impluwensya ng kultura. Ano ba yung ibig sabihin ng kultura? Yung naging kaugalian, naging lifestyle. Yan. Ang ibig sabihin ng kultura. Ah, kultura na nila yan eh. Pag sinabing kultura, let's say, tuwing ganoong panahon, gagawin nila yon. Hindi na pwedeng hindi gagawin yon. Talagang na-values nila o nabigyan nila ng pahalaga. So, the best, gamitin natin yung kultura sa ating pananampalataya sa kagandahang loob ng Diyos. Maging kultura natin ang laging manampalataya saan? Sa ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo? Si Kristo, ebanghelyo ni Kristo. Yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Makikita ninyo, yun lang naman ang journey natin eh. Simple lang naman ang ebanghelyo. Hindi naman tayo pinahihirapan ng Diyos. Ang ano na lang is yung kung tayo'y makikipagkaisa. Kung ating pahahalagahan. Bisan nagtatanong ang maraming mga pastor. Bakit mayroong mga paniniwala ang tao na hindi naman talaga makikita mong umuugnay doon sa
ebanghelyo sa ginawa ni Kristo. Pero, ano na sila? Naging tradisyon na nila, kaugalian na nila yon na talagang makikita mo, sumisimba, at talagang mga panalangin nilang napaka-grabe, talagang sincere sila, seryoso sila, at merong nga pa nga na, meron ako naging trabahador noon, ako ay may business pa sa Kalamba. Pagpapaalam sa akin yon. Kasi natutulog yun sa bodega. Lingguhan yun kung umuwi. Yet, sabi sa akin, Huwebes ngayon eh. Pupunta ako sa ano? May pupuntahan yun. Para, naging parang, ano na niya yun? Ang tawag doon? Panata. Di ba? So, binabalyo nila yun. Yung kanilang nakagisnan, nakaunawaan ng paraan ng pananampalataya. Binabalyo nila yun. Tinuro yun ng mga magulang, ipinamulat sa mga anak. So, yun yung ibig ko sabihin. Sabi ng pastor, kasi nailagay na yung values na nila, yung napahalagahan na nila kasi. Naging tradisyon na nila. So, yun. Ngayon, alam nyo, meron akong nabasa patungkol sa biyaya. Nawa maging kultura ng mga Kristiyano na nakaunawa ng biyaya, maging kultura yung pagtitiwala. Mabuhay sa pagtitiwala. At yun yung ating pakikidigma ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 10. Na ang sandata ko ay hindi ang paraan ng mundong ito. During their time, their world is the law. Ang mundo nila, pag sinabing mundo nila, ang buhay nila is nakapokus lamang sa kautusan, sa templo. Doon lang umiikot ang buhay nila kasi pinahalagahan nila yon. Kaya yung mindset ng mga taga-Hebreo, yung sinasabi na, no, kung sinasadya pa natin ang pagkakasala, wala nang haing matitira. So diba, nung araw, ang interpretation mo doon, sa sinasabi doon, parang Hebrew chapter 4, kung di ako nagkakamali, or chapter 5, na parang niyuyurakan mo ang krus ni Kristo. Nawawalan ninyong pahalaga, ang punto ng author ng Hebreo is para sa mga Hebreo. Kasi ang audience niya is mga Hudyo. Na naniwala kay Kristo, pero hindi maiwan-iwan yung kultura ng mundo nila. Nakuha nyo? Pag sinabing yung mundo, yung makamundo nila, yung buhay nila, hindi nila maiwan-iwan yung kasi matagal yung napalagay sa kanilang isipan. Naging lifestyle lang nila yon. Pagkatapos, eto, dumating si Kristo na sinasabi nung ating pinag-aralan na Christ, sabi ng Romans 10:4, is the end of the law. At sabi ng Romans chapter 3 na hindi na sa kautusan, sapagkat ang kautusan ay hindi magbibigay ng pagiging matuwid at hindi walang aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. Malinaw naman yon, kahit basahin mo nang basahin. Galatians chapter 4, Romans chapter 3. Diba? Ang linaw naman nun. Kaya ngayon naging paksa natin last Sunday na sinasabi ni Jesus sa John chapter 8 na kung mananatili kayo, sabi ng verse 31, kung mananatili kayo sa aking mga aral, sa aking salita, yun ang hindi matanggap-tanggap. Ang sabi doon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang audience, Hudyo, na naniniwala sa kanya. Naniniwala na yon, pero marami ang nag-reject. Malungkot na nga yung hindi majority ang tumanggap sa mga Hudyo kay Jesus Christ. Kasi sabi ng John 1:11, siya'y naparito sa sariling bayan niya, sa mga kababayan niya, pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Gaano kasakit yon? Gospel, yung ating pinapaksa. Para lalong laging maging malinaw at sana mabalyo natin at maging kultura natin ang pagtiwalaan, ang ebanghelyo. Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Masasabi ko na ito na yung problema ng mga Kristiyanong nasa biyaya. Nalalaman nila ang katotohanan. Sabi doon sa verse 32,
Kung, sabi ng 31, kung kayo ay mananatili, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung kayo ay mananatili sa aking salita, sa aking aral, madali namang intindihin yun eh, yung manatili. Huwag kang aalis doon. Doon ka lang. At ang na-values ng maraming mga Hudyo, yung dati nilang mundo, yung dati nilang paraan ng pananampalataya. Kaya iba yung pananampalataya sa lumang tipan. Kaya pag binasa mo yung Hebrew chapter 8, Hebrew chapter 9, ipinagdiinan na naman doon nung author ng Hebrew, ang sabi doon ay, kung wala sanang kakulangan, ang unang tipan, hindi na sana ibinigay ang bagong tipan. Eh, kaya lang talaga may kakulangan eh. May purpose. Pero hindi sapat yun eh. Mayroong, kaya sabi nung Galatians chapter 4, verse 4, sa takdang panahon, yun na yung tamang panahon, ipinanganak ng isang babae ang isang bata. Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So, kasama pa yun sa unang tipan. Why? Tanong doon, anong tanong doon, bakit? Ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. Ano sabi ng verse 5? Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan para ano? Para matanggap nila ang pagkukupkup ng anak sa kanyang ama. Adoption as sons and daughters of our God, our Father. Dahil ipinapakilala na ni Jesus na si Jesus, o na ang Diyos, ay ama. Bagaman meron ding nabanggit sa Isaiah na ang Diyos ay ama, pero hindi masyadong napagdiinan na ang pinakamagandang pangalan ng Diyos is the God, our Father, Abba, Father. Okay. So, ulitin ko, ang problema, paulit-ulit lang, kung papaano noon hindi matanggap-tanggap at mapahalagahan at matutunan i-value ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya daw sa Hebrew, sabi doon, kasi nakikita doon na yung mga naniniwala na kay Jesus, eh, hindi maiwan-iwan. Nagpupunta pa sa templo. Isinulat ang aklat ng Hebreo, nakatayo pa ang templo. Kaya pag binasa mo yung Hebrew, kung hindi ako nagkakamali, chapter 9, na ang sabi doon, yung kautusan ay malapit ng magbanis. Malapit ng mawala. So during the time na isinulat nung author yung Hebreo, AD something 50 o ba? Ganyan, something AD 50, ang aklat ng Hebreo, nakatayo pa yung templo. Kasi AD 70, bumagsak. Yun yung katuparan nung sinasabi nung Hebrew chapter 9 na malapit na siyang mawala. Kasi during the time na isinulat yung aklat ng Hebreo is nakatayo pa yung templo. At ang problema, tatapusin talaga yun eh. Ng Panginoon. Kaya inihula na babagsak yan. Walang bato sa ibabaw ng kapwa bato ng templo na hindi ibabagsak. Ang sabi ng Matthew chapter 24. Yung pinag-uusapan ng Panginoon at ng kanyang mga alagad, yung darating na galit at puot ng Diyos sa Jerusalem, hindi sa buong mundo. Sa Jerusalem. Sapagkat doon sinabi ni Jesus sa chapter 24 yung, oh, Jerusalem, Jerusalem, nahabag siya eh. Ang kagaya mo'y mga inakay na pilit na dinadala ng inahin sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak pero ayaw kayo. Narito, darating sa inyo ang puot ng Diyos. So yung rat ng Diyos is para lamang sa Jerusalem. So makikita natin na yun ang problema. Yung hindi nila matanggap ang katotohanan ng ginawa ni Jesus. Kaya pag binasa mo yung Hebrew, comparison niya ng bisa ng dugo ng hayop at bisa ng dugo ni Jesus. Bisa ng pagkasaserdote ng mga saserdote sa lumang tipan sa templo
at ang pagkasaserdote against sa pagkasaserdote ni Jesus Christ. Na ang bisa ng dugo ni Jesus, ang sabi ng Hebrew 10:14, for by one sacrifice, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, sabi doon, sinanctified tayo, nilinis tayo, sinakdal tayo, binanal tayo, magpakailanman, forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Good news ba yan? Good news. Pero tingnan ninyo yung mindset, kaya talaga ang stronghold is nasa mind. Tingnan ninyo yung mindset ng mga Hebreo. Kaya sabi doon, sa ginagawa ninyo, sinasadya pa ninyo, na ninyo ang pagkakasala. Kung sinasadya na ninyo ang pagkakasala, bakit? Alam na kasi nila na ito na yung final offering. Yung katawan ni Kristo, yung buhay ni Kristo. Alam nila, pero dahil nababalyo pa rin nila yung dati nilang nakagisnan, andun pa yung templo nakatayo, naghahandog pa rin sila. Yun ang problem doon sa Hebreo. Naghahandog pa rin ng ilan sa kanila doon sa templo kasi nakagawian na nila. Yun ang mundo nila eh. Naintindihan niyo ba yung sinabi ni Paul na ang aking pakikipaglaban at pamamaraan ay hindi sa pamamaraan ng mundong ito. Ang tinutukoy doon originally is yung old temple, yung old laws, yung lumang pamamaraan ng pananampalataya. Yun pa rin ang kanilang, doon pa rin sila dumidepende. Masyadong mababaw ang pagkakilala nila at pagkaunawa nila sa ginawa ni Kristo. Ang tanong, hanggang ngayon ba naman, malinaw na sa atin yan, yung values, yung pagpapahalaga, yung kultura. Kaya that's why sabi ng maraming mga pastor, gawin naman natin kultura ang pagtitiwala sa gospel. Kasi ang minsan ang nangyayari, kinukuha lamang yan. Ah, ngayon kahit hindi na ako umattend, ligtas na ako. Kahit gumawa na ako ng kasalanan, hindi na ito kinakount. Wow. Hindi ganun ang ibig ng biyaya ng Diyos. Tayo ay nasa amazing grace. Wala tayo sa greasy grace. Hindi sa laula ang buhay natin sa pananampalataya na kung gusto mo, saka ka lang. Ikaw pa rin ang nagmamanage ng buhay mo. At hindi pa rin si Kristo ang hari at Panginoon. Doon ka papasok sa identity na ikaw ay servant as a son. Anak ka, pero naglilingkod ka at binabalyo mo ang pagpapahalaga at ginawang sakripisyo ni Jesus. Nakakintal yan sa isip at sa puso mo. Yan yung kautusan natin ngayon na hindi na kinakailangan pang sabihin sa kanila na nakatanim na sa kanya, nakaukit na sa kanilang puso ang biyaya ng Panginoon. Tanong, talaga bang nagapi na at nabihag na ako ng biyaya ng Diyos? Tutulad ba tayo sa imbang simbahan na come and go? Tutulad ba tayo? Hindi ko kailanman kinokondend kung talagang may mga mahalaga kayong bagay. Okay lang. Pero alam nyo, nakakalungkot, okay, pandemic kayo, nauunawaan natin. Pero nakakalungkot na yung values, yung pagpapahalaga sa ginawa ni Kristo Jesus ay parang dumarating na nauulit lamang ang kasaysayan. Tama yung sabi ng Ecclesiastes, nangyari na yan, paulit-ulit lang, ganyan lang din naman. Pero para sa ating mga mananampalataya, hindi naman tayo dapat mapipintasan na, sa inyo, biyaya, no, kahit hindi umaten. Kasi why? Kasi yun ang nakikitang lifestyle. Pero purihin ng Diyos, hindi naman tayo papayag at halong hindi papayag ang biyaya ng Diyos na ganun ang parang mangyayaring acceptance natin sa katotohanan ng kagandahan ng ginawa ni Kristo sa buhay natin. Amen. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Sapagkat, yun yung sinasabi na maging kultura nawa ninyo ang pagtitiwala. Bakit?
Kasi nakita natin na sa pananampalataya, tayo'y inaring ganap. Ngayon, saan yung pananampalataya na yon? Hebrew 12:2. Naka-focus lahat tayo sa ginawa ni Kristo Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Alam nyo, ang ganda niyang aklat ng Galatia. Binasa ko yan eh. Yun lamang Galatians chapter 4. Simulan natin yung binasa na rin natin last Sunday. Kailangan lang na lalong maging maliwanag ng maliwanag sa bawat isa sa atin. Ang sabi doon sa verse 1, ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, so ipinanganak ang isang bata, baby. Alam natin ang sitwasyon ng isang bata. Wala pang consciousness. Sabihin nga ninyo, wala pang malay. Normal naman yun. Misa merong nagpapakita sa social media, ilang buwan pa lang, nagsalita na raw. Tapos, bigla na daw umupo. Alam nyo, misa yung mga sa social media, gusto lang nilang mag-trending yung kanilang pinopost. Kasi, may kita dun eh. Pagka maraming na nag-views, kumikita. Kaya alam ko yung ibang mga nasa mga YouTube, yung mga YouTubers, kumikita yon. Kaya nag-i-invite yun ng mga viewers, nagsusubscribe, kasi kumikita. So, imposible naman na yung bata nagsalita na 3 buwan lang, 4 buwan lang, tapos ilang buwan lang umuupo na. Hindi naman pala, fake news pala naman. Hindi naman pala totoo. So, ang bata is walang malay. Hindi siya nakakahigit, sabi diyan, sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Palibasa siya ang mayaman ng kanyang magulang siguro. I-picture natin na ganon. Na mayaman ang kanyang mga magulang. Ngayon, tagapagmana siya. So sabi doon ay, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Puntakin ninyo, may-ari din siya ng lahat ng pag-aari ng kanyang magulang. Kaya lang, ang sinasabi dyan, doon sa ating pinag-aralan, wala rin siyang pagkakaiba sa isang alipin. Ano yung alipin? Kasi ang problema sa mga taga-Galatia, lumaya na sila sa pagkaalipin, bumalik na naman. Saka naman nakakita na matutuwa ba ang magulang na ang isang anak ay parang pangarap ba niyang anak ay tanungin ng magulang, ano ang pangarap mo sa buhay? Gusto ko maging janitor. Hindi ko minamaliit ang janitor. Hindi ko minamaliit yung gusto ko maging basurero. Hindi ko minamaliit yun. Pero bilang magulang, siyempre may pangarap ka. Ambisyon ka sa iyong anak na siya'y ano, babae, maging maganda rin ang kanyang buhay. At ang isipan ng magulang, siya'y tagapagmana. Swerte ng batang ito. Siya ang tagapagmana ng lahat ng pag-aari ng kanyang magulang. Sabi ng ibang magulang, swerte mo, lahat ng utang namin, mamanahin mo. Sabi ng ibang magulang, ay pangit naman na yun, di ba? Pero yung iba, biro lang yun. Walang magulang na magpapamana ng hindi maganda sa kanyang anak. So tinutukoy ni Apostol Pablo is yung pagiging anak ng Diyos. Na dahil nanampalataya na sila kay Kristo, di ba? Mababasa mo sa ibang chapter, who bewitched you? You foolish Galatians. Sabi niya, nagpakabubo kayo. Sinong gumayuma sa inyo? Malaya na kayo. Tagapagmana kayo kung pag-aaralan ninyo. Pero ba't nagayuma pa kayo? Bakit bumalik-balik sa pagkaalipin? Hindi maganda yung kalalagayan ng isang alipin. Napakahalaga na ikaw ay isang tagapagmana ng may mamanahin kang magandang mangyayari. Ngayon, ang punto ng ating pinag-aralan is, huwag kang manatiling walang alam. Kasi kapag ang isang born again na tinanggap si Kristo, makikita mo maraming magiging hindi magandang patutunguhan ang buhay niya. Contaminated pa rin ang isipan niya. Dapat, kasi nga, pinag-usapan na ang isipan ay dapat mabuksan. Ang isang bata, habang tumatagal, magliliwanag ang kanyang isipan. Nagkakaroon siya ng consciousness.
Ito rin yung buhay ng ating pananampalataya. Kaya nalulungkot si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia kasi wala silang pagkakaiba sa kagaya ng isang bata na walang alam. Para rin silang nasa ilalim pa ng kautusan. Bakit? Kasi tinanggap na naman nila yung alok ng kapwa Hudyo na ay ang pananampalataya kay Kristo. Hindi yan sapat. Kailangan nyo pa rin magpa-circumcise. Hindi pa rin kayo magiging tunay na lahi ni Abraham. Kasi ang lahat ng lahi ni Abraham ay sinircircumcise. Nakumbinsi sila doon. Tuloy natin. Verse 2. Sapagkat siya ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Alam niyo yung tinutukoy dyan na pamamahala ng tagapangasiwa. Iyan ay ang kautusan. Wala po yung pagkakaiba kung hindi ang kautusan. Noon ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng tagapangasiwa ng kautusan. Kaya naman itong mga taga-Galacia is meron pang humimok na kailangan pa rin ninyong gawin ito. And then sabi ng verse 3. Gayun din naman, nung hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanglibutan ito. Ano yun? Kautusan. Yun yung mga tuntuning umiiral sa sanglibutan. So yung world na mundo, yung world na sanglibutan, talagang originally, ang tinutukoy dyan ay yung old temple age, yung kautusan. Okay, malinaw po? Para maging maganda yung ating pagkaunawa. And then sabi ng verse 4, ngunit, ito yung sinasabi ng ating paksa, nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Meaning, hindi pa nag-start ang bagong tipan. Nananatili pa rin nung ipinanganak si Jesus ay nasa ilalim pa ng kautusan. Tingnan natin, anong layunin? Sabi ng verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. So yun ang purpose. Siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan para siya ang gumanap ng lahat ng requirements na hinihingi ng kautusan na hindi kayang gawin ng sinuman. Yun ang pinakalayunin. Kung bakit siya isinilang sa ilalim ng kautusan. Dahil walang tao na makagaganap, sabi ng Romans chapter 3, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot doon sa kaluwalhatian o sa pamantayan ng Diyos. Dapat nilang maganap kasi magiging alipin ang tao magpakailanman kapag walang gumanap. Ano na yan eh? Kontrata na yan eh. Di ba? Kontrata mula kay Adam. Covenant. Adamic covenant. Ibinigay sa kanila ang pamamahala. Di ba? Pero ibinigay nila sa kaaway. Nawala yung authority sa tao. Kaya yung first Adam, dahil sabi ng Romans chapter 5, dahil sa kanyang pagsuway, ang lahat ay nakontamina. Ang lahat ay nagkasala. Pero the good news is, ito yon, yung Galatians chapter 4, verse 4, verse 5. The good news is, pero dahil sa ginawang pagsunod ng pangalawang Adan. Sino yun? Si Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, tayo'y ginawang matuwid. Nirepresent niya yung tao. Kinakailangan yung ma-accomplish yung Old Testament. At ang makaka-accomplish lang nun, hindi ordinaryong tao. Kundi isang Diyos na nagkatawang tao. Yung sinasabi ng Philippians chapter 2. Nag-anyong alipin. Bakit nag-anyong alipin? Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kasi kapag ikaw ay nasa kautusan, alipin ka ng kasalanan. Maliwanag po ba? Kapag tayo ay nasa kautusan, wala kang magagawa kung hindi lagi kang condemned. Kasi naintindihan natin na ang proseso ng kautusan is gawin mong lahat. Hindi po pwede yung siyam lang. Malinaw na naman sa atin yan. Kaya palagi tayong alipin. Kaya si Jesus, bagaman isang Diyos, nag-anyong alipin, makukuha nyo na yung kahulugan, bakit siya naging alipin. Hindi naman literal na alipin na parang utos-utosan eh. Hindi, alipin ng
kautusan. Kasi ang sabi ng Galatians 4:4, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Pero, na-perfect niya, naganap niya, nasunod niya ang hinihingi ng kautusan. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Woo! Praise God. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng ginawa ng Diyos. Makikita mo yung linaw na kung bakit yung sinasabi ni Jesus na ang pinalaya ng anak, makukuha na natin yung kahulugan ay tunay na malaya na. Hallelujah. Ang good news doon ay magiging malinaw sa'yo na ako, ikaw, malaya na. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Why? Kasi ang sabi ng verse 5, upang palayain ang mga, una sa mga Hudyo, ang mga nasa kautusan. Bakit? Kasi pag hindi tayo lumaya sa kautusan, mananatili kang sinner, hindi ka magiging anak. Tama? Imposible tayong maging anak kapag tayo'y nasa ilalim ng kautusan. Bakit? Lagi tayong condemned. Walang makagagawa. Pero purihin ang Diyos kasi nirepresent, nagkatawang tao si Jesus, nag-anyong alipin para hanguin tayo sa sumpa ng pagiging sinner. Kaya hindi na tayo sinner. Matatanggap niyo ba yun? Hindi na tayo sinner? Pastor, nakakagawa pa ako ng kasalanan. No, hindi na tayo. Nasa ilalim ng kautusan. As sabi ng Romans chapter 3, kung hindi ako nagkakamali, where there is no law, there is no violation. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Woo! Hallelujah! Pero hindi license to sin. Ito nga yung sinasabi ko eh. Kasi, ang biyaya kasi ganito yan. Parang isang picture ng elepante. Alam, let's say, andito ang elepante. Ang nakikita ninyo, yung kanyang whoop, anong tawag doon? Trump. Kitang-kita ninyo, ganyan pala elepante. Pero hindi nyo nakikita yung likuran ng elepante. Hindi nyo rin nakikita ng buong-buo ang kabuuan ng elepante. Nakikita nyo lamang yung harapan. Ganyan ang grace. Nakita nyo lamang na wala na tayo sa law. Kung magkasala man tayo, wala nang violation. Kasi wala nang kautusan. Wala na rin tayong penalty. Kinuha na ni Jesus ang penalty. Yan ang nakikita ninyo. Pero hindi nyo nakikita ang kabuuan. Kaya pag ito lang ang nakikita ninyo, pwede na tayong gumawa ng kasalanan. License to sin. So yun lang ang nakita nyo. Kinuha nyo lang yung magandang ito, pero hindi nyo nakikita ang kabuuan na, ang sabi ng Romans 6:14, kung hindi ako nagkakamali, kapag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, alipin ka ng kasalanan. Pero pag ngayong ikaw ay nasa ilalim na ng biyaya, sin shall not have dominion over us kapag ikaw ay nasa biyaya na. Amen? Amen? Why? Kasi the other side is, hindi lamang tayo inalis sa kautusan, pinagkaloob pa niya sa atin, pag binasa mo yung sunod-sunod yung Galatians chapter 4, sige, tuloy na nga natin. Verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang sa mga anak ng Diyos. Di ba malinaw? Pinag-aralan natin sa Romans chapter 8, na kapag wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, o ang Holy Spirit, hindi ka kay Kristo. Yun ang maliwanag doon. Kaya kinakailangan para ikaw ay maging totoong Kristiyano, genuine Christian, ang sabi ng Ephesians chapter 2 ay meron kang sealed, may selyo ka. Ano yun? Nasa iyo ang Espiritu Santo. Yun ang other side. Ang lahat ng mga born again, hindi ipinanganak sa laman, kung hindi ipinanganak sa Espiritu. At ngayon, sabi ng Romans chapter 5, verse 5, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa inyong mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Good news! Ang Holy Spirit sa New Covenant is mananahan magpakailanman. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Why? Kasi wala ka na sa ilalim ng kautusan. Why? Hindi ka na sinner, hindi ka na violator. At mananahan lamang ang Holy Spirit
Dahil holy siya kapag ikaw ay banal. Natatanggap niyo bang kayo'y banal? Hebrew chapter 10 verse 4. Sa pamamagitan ng isang handog ni Jesus, tayo ay sinakdal, inaring ganap, magpakailanman. Nakukuha niyo ba yung kahulugan nung bakit kinakailangan tayong tubusin at palayain sa kautusan para hindi ka na maging sinner? Kuha niyo? Pero ang good news, another good news is, inilakip sa atin ang Holy Spirit. That's why kung nasa iyo ang Holy Spirit, hindi ka niyan papayagan na mabuhay sa kasalanan. Kung bakit sinabi ng Romans 6:4 o 6:14 na sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but you are under the grace. Amen. Amen. Kayo po ba ay kasama ko sa biyahe? Baka mamaya nasa biyahe tayo, malayo pala isipan nyo. Kasi napaka-importante po nito. Kaya sa totoo lang, hindi po license to sin ang grace kasi nasa iyo ang Holy Spirit. Palapakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Ituloy natin. Verse 6. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, ito na ngayon, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. O agree po ba kayo? Nasa inyo ang Holy Spirit? Okay. Isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Abba. Father, Abba, Ama. Daddy God. Dahil ikaw ay anak. Yun ang sinasabi ko, hindi ka pwedeng maging anak kung wala ang Espiritu ng Diyos. Hindi ka rin pwedeng maging anak kung ikaw ay hindi makakalaya sa kautusan. Malinaw po ba? Hello, malinaw po ba? Praise God. Ito yung ibig kong sabihin. Nababalyo mo yan. Magiging kultura mo yan. Yan ang battle mo. Na ano man ang mangyari, parang nag-iisa lang ako. Hindi. Hindi totoo yung pakiramdam mo. Huwag mong paniniwalaan. Pakiramdam ko, parang nagsasolo lang ako. Ito yung battle natin. Huwag kang madiktahan at madominahan ng idinidikta ng iyong emosyon. Kailangan madiktahan ka ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ramdam ko, parang wala sa akin ang Holy Spirit. Kung talagang tinanggap mo si Jesus ng totoo sa puso mo, hindi ka naiiwan ng Holy Spirit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Napakahalaga bang maunawaan ito? Napakahalaga. Napakahalaga ba na talagang maging lifestyle mo na ang manampalataya? Bakit? Ikaw ang magiging mananagumpay. Ma-access mo yung inheritance. Okay, tuloy natin. 7. Hindi na kayo alipin. Malinaw yan. Hindi na kayo alipin. Sabi mo sa iyong katabi, hindi na ako alipin. Sapagkat ang alipin, walang alam ng mga bagay sa kanyang ama, sa kanyang Panginoon. Pero ang anak, tagapagmana na siya ng lahat. At close na close siya sa ama. Lahat ng mababagay na meron ng ama. At ano ang kalooban ng ama, sinasabi niya, anak, mahal na mahal kita. Especially ka sa akin. Amen? Kaya sumisigaw ka ng Abba. Alam niyo po, minsan nanonood, hindi ko alam kung Korean movie yun. Nung sumigaw yung tinatawag yung kanyang ama, Abba! Abba! Sabi ko, tinanong mo, Abba. Sa Israel, ang daddy at ang papa is Abba. Abba, Father. Anak ka. Pahalagahan natin ang ating pagiging anak. Binanal ka niya. Ibinigay sa atin ang Holy Spirit para yung hindi natin kaya, kakayanin natin. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. Anak ka, magagawa na natin na hindi paghariin ang kasalanan sa buhay natin. Sabi ng Romans chapter 6, do not let sin reign in your life. Paano magiging license to sin yan? Eh, anak ka na. Pag ikaw ay anak, meron kang kakayanan sapagkat empowered ka na mapagtagumpayan ang anuman mga struggle sa buhay sa lupang ito. Amen. At kung ikaw ay dear sons and daughters of God, alam niyo yung dear, hindi yung tupa. D-E-A-R.
So close. Close ka sa Ama. Sabi nga ng Bible eh, from Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 2, tayo'y kasamang pinaupo ni Kristo Jesus sa kanan ng Ama. Close na close tayo sa Ama. Pag pumupunta ka sa Espiritu, sa pananampalataya, hindi na tayo iiwan ng Ama. Even na sa lupa pang ito. Bagaman in the future, makakasama talaga natin siya, pero ngayon pa'y sinamahan na niya tayo sa Espiritu at katotohanan. That is our battle. Dapat yun yung maging mindset natin palagi. Kultura. Values. I-value natin. Kung ang mga hidwang pananampalataya ay nababalyo nila kasi pipintasan tayo pagka nakita, ah, ganyan pala yung mga nasa biyaya. Parang kesera-sera, whatever will be, basta nasa biyaya, ligtas naman. No. Pag nakita mo ang kagandahan ng kabuuan ng biyaya, pag lagi kang conscious, kapag ang mindset mo is matuwid na ako, bidanal na ako, anak ako ng Diyos, nasa akin ang Holy Spirit, by faith na access natin yan, bakit niya tayo haya ang mabuhay na gaya ng buhay ng isang napakasamang tao? Sa totoo lang, sabi ko nga, ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng realization. Kapag tayo nakakagawa ng pagkakamali, hindi naman niya tayo kukondem. Ipipix ka niya. Pag mayroong mga trouble na dumating sa buhay natin, ipipix ka niya. Amen? Aayusin ka niya. Bibigyan ka niya ng realization kung ano ang ginawa mong pagkakamali. At hindi siya papayag na ulit-ulitin mo yon. Pero ang importante dito is kung nababalyo mo ang kagandahan ng biyaya sa buhay natin. Hindi ako atin kasi ganito, anak ko, mahal ko sa buhay. Huwag niyo ako ma-misinterpret. This is only an instruction or parang paalala. Kasi ang correction, ang Holy Spirit is hindi nagko-condemn, pero kinokorrect tayo para ma-realize natin yung ating mga pagkakamali. Totoo, ang Diyos ang unang umibig, hindi tayo ang umibig sa Kanya. Pero pag nakita mo yung Kanyang pagmamahal, pag naunawaan mo yung pagkikare niya sa'yo, magiging close. Close siya sa'yo. At ang gusto, marahil ang isang magiging mabubuo doon ay magiging close ka sa Kanya. At kung sino yung close mo, lagi mo yung kasakasama, lagi mo yung kausap, lagi mo yung kabanding, gusto mo lagi kayong magkasama, hindi kayong magsasawang, lagi sabik sa magkasama sa isa. Ang una, ang Diyos ang sabik sa atin, kaya ibinigay niya yung Kanyang anak. Yun naman ang purpose ng Kanyang pagkalikha sa atin bilang tao. Tayo'y anak. At ma-i-express niya yung Kanyang pagmamahal at yung Kanyang generosity. Yung Kanyang provision, yung Kanyang pagkikare, yung Kanyang magandang pangarap sa buhay natin, ma-express niya. That's why dapat siya rin ang pinaka-importante at pinaka-close sa atin. Before yung ating asawa, before yung ating mga anak, huwag niyo ko ma-misinterpret. Kasi magiging correct ang lahat ng relasyon mo. At magiging matagumpay ang lahat sa relasyon mo kapag naunawaan mo ang purpose ng kagandahang loob at ng ebanghelyo ng Panginoon is maranasan natin ang Kanyang kaharian even sa lupang ito. Amen. Amen. Are you blessed? Sana maunawaan ninyo. Inilalagay tayo ng Diyos sa tama. Walang magulang marinig niya na pinipintasan ang Kanyang mga anak. Ang gusto ng magulang na ipagmamalaki rin niya ang Kanyang mga anak. Why? Kasi akong nangangalaga sa kanila. Ganon din ang revelation ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit tayo'y nasa ilalim ng kamanghamanghang biyaya. Let's start, mga kapatid. Ito yung ating identity na naunawaan natin
mula sa ating Ama. Ipamamana natin ito sa ating mga anak, sa mga susunod pa. Ito tayo ngayon pero maya-maya lang. Ang ganda ba naman nung nabuhay tayo sa lupang ito na may meaning ang buhay ayon sa kanyang pagpapahalaga na ito rin ang ating isasalin. Ito rin yung ating sinishare kung bakit ba tayo nag-i-invite, hindi lamang dahil sa paramihan, kung hindi maunawaan ang kahulugahan at ang kagandahan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Amen?